Magandang araw, Sir Esteticians. Bago magsimula ang ating talakayan, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Teacher Irish. At narito naman ang kasanayan sa pagkatuto. Una, may paliliwanag ang pagbabagong nagaganap sa mga salita dahil sa paglalapi. Ikalawa, mapatutunayan ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng akda. At ikatlo, maiisusulat ang sariling wakas ng binasang epiko. Alam kong marami sa atin ang mga humahanga sa angking galing at husay sa pakikipaglaban ng mga pangunahing tauhan sa mga epekong ating napag-aralan. Pero di lingid sa inyong kaalaman na ang bawat pangyayari sa mga ganitong uri ng akdang pampanitikan ay imposibleng mangyari sa tunay na buhay. Ngunit, atin pa rin tunghayan ang buhay ng isang pangunahing tauhan sa epiko ni Masa mula sa Iran na pinamagatang si Arash ang Mamamana. Si Arash ang Mamamana ay epiko ni Masa mula sa Iran at sali ni Catherine Olivar. Sa panahon ng pamumuno sa sinaunang Persia ni Haring Manusher na tumagal ng higit sa 120 taon, may tinitingalang mandirigma na nagngangalang Arash. Siya ang pinakamalakas pagdating sa pamamana at siya rin ang naging paraan upang matapos ang digmaan sa pagitan ng Persia at Turan na tumagal naman ng 60 taon. Nang matapos ang madugo at parang walang katapusang labanan sa pagitan ng Persia at Turan, napagkasunduan ang dalawang bansa na magkaroon ng kapayapaan at itakda ang hangganan ng kani-kanilang nasasakupan. Upang mapagkasunduan ang hangganan, kailangan tumira ng pana ang Persia, ang bansang natalo sa digmaan, para magkaroon ng marka sa pagitan ng dalawang bansa. Habang inaayos ang kasunduan, dumating si Sepandarmas, ang anghel ng mundo, at iniutos na magdala ng pana dahil si Aras ang pinakamalakas at pinakamagaling na Persyano sa larangan ng pamamana. Siya ang pinaniniwala ang makatitira ng pinakamalayo. Noong mga oras na iyon, alam ni Aras na nakaatang sa kanyang mga kamay sa kakayahan niyang mamana, ang magiging lawak na nasasakupan ng kanyang bansa. Binili na ni Sepandarmas si Arash na kunin ang pana at siya ang tumira nito. Hinubad ni Arash ang kanyang damit at ipinakita sa hari at sa hukbo nito ang kanyang kakisigan. Ang sabi pa niya, "Tingnan niyo ang aking katawan, walang kahit na anong galos o sugat. Sa oras na pakawalan ko ang pana, sa may kasabay nitong makakawala ang buo kong lakas." Isang umaga ng tir, Hunyo, inakyat ni Arash ang tuktok ng Damaband, ang pinakamataas na bundok sa Persia. Hinarap niya ang kalupuan ng Turan at buong lakas na hinila ang kanyang pana. Ang Diyos na si Hormos ay nag-utos sa nito. Mula umaga hanggang tanghali, nilipad ng pana ang kahabaan ng mga lupain. Lumapag ito sa layong 2,250 kilometro mula sa pang ng ilog Oxus na ngayon ay nasa gitnang Asya. Ang nasabing ilog ang naging hangganan ng mga bansang Persia at Turan sa mahabang panahon. Nang pakawalan ni Arash ang pana, nahulog siya sa ilalim ng Damaband na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi na nakitang muli ang kanyang katawan, ngunit may mga kwento ang mga manlalakbay na minsang nawala sa Damaband. Naririnig daw nila ang boses ni Arash na ginagabayan sila upang makalabas sa bundok ng ligtas. Dahil sa kanyang kadakilaan, kinilala si Arash bilang ang matapang na mandirigmang nagbigay ng kaligtasan at kapayapaan para sa mamamayan ng dalawang bansa. At bilang papuri, taon-taong ipinagdiriwang ng mga Iranian ang araw ng kanyang kabayanihan. Tinagurian nila ito bilang piyesta ng tirgmaan. Siguro naman ay nagustuhan ninyo ang epiko ni Arash. Kaya naman, halin at dumako naman tayo sa pagsulat ng mabisang wakas ng akda. Pagsulat ng mabisang wakas ng akda.
Sa pagsulat ng isang akda, mahalaga ang pagbuo ng isang banghay para mapaghandaan ng isang mahusay na simulaing aakit sa mga mambabasa upang huwag bitawan ang binabasa. Isang suliraning aakit sa kanilang ipagpatuloy ang pagbabasa. Isang kasukdulang magdudulot ng labis na kapanabikan at isang wakas na mag-iiwan ng kakintalan sa mga mambabasa. Makabubuting maupo at pagnilayan ang mga bahaging ito bago pa man simulan ang pagsulat. Ang pagsulat ng wakas ay karaniwang isang hamon lalo na sa isang baguhang manunulat. Madalas kasing napapahaba ang kwento at minsan nawawala na ang kanyang kawilihan, subalit hindi pa rin ito nagwawakas. Kaya naman naririto ang ilang mungkahi para sa pagsulat ng isang mabisang wakas. Ang una sa mungkahi para sa pagsulat ng isang mabisang wakas ay, bago pa man simulan ang kwento ay isipin na kung saan bahagi ito magwawakas. Makabubuti daw na magsisimula ka pa lamang ay alam mo na kung saan ito magwawakas. Kung alam mo na kung saan ka magwawakas ay maiaayon mo ang pangyayari para umakma ito sa wakas na iniisip mo. Ikalawa, isipin ang pinakatamang panahon kung kailan wawakasan ang kwento. Dapat daw na alam ng manunulat kung kailan ang tamang panahon para wakasan ang kwento para mapanatili ang interes ng mambabasa. Minsan ay bitin ng kwento dahil nagwakas agad nang hindi pa umaabot sa kasukdulan. At minsan naman ay napakahaba ng mga pangyayari pagkatapos ng kasukdulan kaya't nawawala na ng interes ang mga mambabasa ay hindi pa ito natatapos. Para sa ikatlo naman, hingi ng opinyon ng iba tungkol sa isinulat na wakas. Makabubuti daw na ipabasa sa iba ang isinulat at hingi ng kanilang opinyon lalo na sa pagwawakas. Alamin sa kanila kung angkop ba ang wakas, kung tama ba ang timing o panahon ng pagwawakas. At kung nakaugnay pa ba ang pagwawakas sa kabuuan ng kwento. Kinakailangan daw nating hingi ng opinyon ng iba tungkol sa sinulat na wakas sapagkat sila yung nagsisilbing tagatama o tagawasto ng ating mga sinulat. Kung ang naging wakas pa ba natin ay naging angkop sa sinulat nating kwento o hindi. At para naman sa panghuli, basahin ang basahin at saka ayusin. Makabubuti daw na basahin ang paulit-ulit saka ayusin para lalo pang mapabuti hindi lang ang wakas kundi ang kabuuan ng kwento. Kapag kasi daw maganda ang wakas ay tiyak magaganda rin ang kwento at magugustuhan ito ng mga mambabasa. At iyan nga ang ilang mungkahi para sa pagsulat ng isang mabisang wakas. Halina't balikan natin. Ang unang mungkahi ay bago pa man daw simula ng kwento ay isipin na kung saan bahagi ito magwawakas. Ikalawa, isipin ang pinakatamang panahon kung kailan wawakasan ang kwento. Ikatlo, hingi ng opinyon ng iba tungkol sa isinulat na wakas. At ang panghuli o ikaapat, basahin ang basahin at saka ayusin. Siguro naman ay nagandahan kayo sa epiko ni Arash, ang mamamana. At naunawaan din ninyo ang ilang mungkahi para sa pagsulat ng isang mabisang wakas. Kaya naman dumako naman tayo sa inyong mga activity or aktibidad. Para sa karagdagang pagkatuto, activity bilang 22.1, panuto. Ibigay ang salitang ugat at kahulugan ng mga sumusunod na salita para maipakita ang pagbabago na gaganap dahil sa panlalapi. Punan ang talahan na yan, gawin ito sa inyong sagutang papel at ito ay may 15 puntos. Halimbawa, mandirigma. Ibibigay nyo ang salitang ugat ng mandirigma at ang kahulugan nito, ang salitang nilapian at ang kahulugan. Para sa ikalawang panuto sa 22.1, mababasa sa ibaba ang ilang bahagi ng akda. Tukuyin kung ang mga bahagi ito ay makatotohanan o di makatotohanan. Kung ang pagbabatayan daw ay ang tunay na buhay. Lagyan ng check ang kahon ng iyong sagot at saka ipaliwanag o patunayan kung bakit ito ang pinili mong sagot. Ito daw ay binubuo ng 15 puntos bawat bilang.
Para sa activity bilang 22.2 naman, panuto, basahing mabuti ang naging wakas ng binasang epiko na si Arash ang mamamana. Binibigyan ka ngayon ng pagkakataong baguhin ang wakas ng epiko. Gawan mo daw na naiibang wakas magmula sa bahaging ito. Dahil sa kanyang kadakilaan, kinilala si Arash bilang ang matapang na mandirigmang nagbigay ng kaligtasan at kapayapaan para sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Bilang papuri, taon-taong pinagdiriwang ng mga Eranya ng araw ng kanyang kabayanihan. Tinagurian nila ito bilang piyesta ng digmaan. Ang gagawin nyo lamang daw ay iibahin nyo ang wakas mula sa binasa kong pahayag. At para sa pagtataya naman, panuto, basahin mabuti ang bawat katanungan, isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. At para naman sa inyong husay sa pagpapakatao, refleksyon. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mabisang wakas sa pagsulat ng isang akda? Ipaliwanag daw ang inyong sagot ng hindi hihigit sa 10 pangungusap. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Ito ay mayroong 5 puntos. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig, si Estetians.